Sa harap ng pinigting na pagpapabuti sa ekonomiya at business climate ng bansa, itinaas ng pinakamalaking credit rating o credit rating company sa Japan ang investment grade ng Pilipinas. At ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lahat ng mga Pilipino ay tiyak na makikinabang dito. Kung paano, alamin sa sentro ng balita ni Alan Francisco. Makikinabang ang bawat Pilipino sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Dahilan para matapos na rin ang cycle o siklo ng kahirapan sa hinaharap. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos makamit ng bansa ang credit rating upgrade na A- mula sa Japan-based Rating and Investment Information Incorporated o R&I dahil sa matatag na economic performance. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang pinakamataas na grade ng bansa na nangangahulugan din ng mataas na kumpiyansa ng mga investor sa Philippine economy. Patunay aniya ito ng pag-upgrade o pagbuti rin ng buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ibig sabihin ito, makututulong ito sa pagbaba ng borrowing cost at matiyak ang abot-kayang financing para sa gobyerno, pag-inegosyo at sa mga ordinaryong mamimili. Sa halip-aniya na gumastos ang bansa para sa pagbayad ng interes, magagamit ng gobyerno ang matitipid na pera para sa iba't ibang pampublikong serbisyo tulad ng infrastruktura, healthcare facilities at pagpapatayo ng mga silid-aralan. Makatutulong din aniya ito para makapag-invest sa taong bayan na magiging daan para makapag-produce muli ng mga susunod sa yapak ni Olympics 2-time gold medalist Carlos Yulo. Sa patuloy na pagbuti ng credit rating ng bansa, tiwala si President Marcos na magkakaroon pa ng mas marami at dekalidad na trabaho para magkaroon ng mataas na kita ang bawat Pilipino. Sabi pa ng punong ehekutibo, bagamat ito ang kauna-unahang credit rating upgrade sa ilalim ng kanyang administrasyon, hindi aniya titigil ang gobyerno rito. Titiyakin niyang ibubuhos ng pamahalaan ng lahat ng makakaya upang masigurado na panalo ang mga Pilipino. Sa huli, sabi niya, tuloy ang laban para sa bagong Pilipinas. Hindi naman nakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas sa mga isyung politikal sa bansa. Yan naman ang sinabi ni Finance Secretary Domini Velasquez. Ayon kay Yusek Velasquez, natutukoy ng mga investor kung paano ihiwalay ang usaping pang-ekonomiya sa isyung politikal. Taliwasaan niya ito sa nangyari noon sa Thailand na nagkaroon ng political issues, bagay na nakaapekto sa kanilang ekonomiya. Pero sa Pilipinas, hindi aniya ito nangyari. Alan Francisco, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.